Nasa linya po na ating telepono si Director General Gregorio Katapang, ang Chief ng Bureau of Corrections. Director, magandang umaga po si Sherry Ann Torres po sa programa po ni Kabayan. Ay, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ninyo. Good morning po. Sir, General Katapang, sir, ang kukumustahin ko lang, ano na po yung update matapos na magkaroon ng kautusan itong si Secretary Remulla na dapat magkaroon na ng pagsusuri dito sa mga namamatay na PDLs sa inyong pong jurisdiction? Ang guidance po ngayon, pagka may namatay na PDL, dadalhin po sa UP, Forensic Department, at doon po susuriin yung PDL para alamin ano ba naging cause ng kanyang pagkamatay. Kung natural ba o merong maayos ba ang pagkamatay niya o may nangyaring hindi maganda. So, pagka ganun po mangyayari, lalo po nating masusubaybayan ang mga PDL tungkol sa kanilang health. Kasi po, gusto po ng ating mahal na secretary na ma-improve yung health condition ng ating mga PDL. Sir, tama ba to? Confirm po ba to yung data ay lumalabas na mula January 2020 hanggang June 30 ngayong taon, umaabot sa 4,600 plus yung mga namatay na inmate dyan sa Bucor. At dito, January to June this year, merong 467 po na mga namatay na mga PDL? Opo, opo. Totoo po yan. Tama po yan, datos na yan. Pero, Gerald, ano yung usual na unang nakikita na cause of death dito sa mga namatay pong ito? Ang explanation po ni Dr. Fortune kahapon, marami pong may tuberculosis, o ano, mga kidney problem, yan po. Kaya po, naghahawa-hawa po kasi sila. Kasi alam nyo naman po, congested yung ating mga kulungan. Yung TB po, na nakakahawa po yan eh. So yung po mga diseases na madaling kumalat, yan po na nagkakahawa-hawa po ang ating mga PDL. Ano to, sir? Yung karamihan dito nasaan? Nasa maximum security cell po? Opo, karamihan po niyan sa maximum security. O nandito po sa MVP. Nandito po sa MVP sa Muntinlupa po kasi yan po yung pinaka-congested na kulungan natin dito sa Bucor. Diba sir, kung di ako nagkakamali, nagkakaroon na or merong ongoing program po kayo sa Bucor na i-decongest itong mga jail facilities natin? Ano na po yung latest po doon? Natuloy po ba ito? Natuloy po, kaya lang kasama na rin po ng pagpapalaya. Napapalaya po kami o nakakapag-decongest kami nung sinimulan ko ito kahit wala pong pondo itong malaki ang decongestion. Dati po kasi nung po dumating ako dyan October of 2022, 33,000 po yung mga PDL dito sa Muntinlupa. Ngayon naman po, napababa ko na ng mga 25,000. So, masikip pa rin. Kahit pa paano naman po, tuloy-tuloy po ang decongestion natin. And then of course, magpapalaya po kami ng 1,000, ang papasok naman ng mga makukulong, 2,000. Talaga po namang nahihirapan talaga kami mag-decongest ng ating mga preso dito sa Muntinlupa.
General Katapang, sir, paano yun? Kasi yun nga eh, merong ding effort, di po ba yung sinasabing mega jail facility? Pero syempre, medyo matagal pa po yung hihintayin natin doon. Eh, ang concern, hindi lang yung mga PDL sa nagkakahawahan, kundi baka pati yung mga jail personnel po mahawa kung ito ay TB. So po, ganun po yun. Kaya talagang... Sa Monday, magkakaroon naman po kami ng MOA with DOH. DOH, at nakakasama na po yung DILG dahil hindi lang naman ako ang pulungan. Mm-mm. Yung BGMP, mas congested po sila kaysa sa amin. Mm-mm. Magkakaroon po kami ng memorandum of agreement na pagtutulungan namin yung health problems diyan po sa ating mga kulungan to Mm-mm. include ang BGMP. Mm-mm. Ano specifically, sir, yung i-cover nitong MOA na to? Ito ba yung magkakaroon ng mga regular check-up at medical attention, yung mga PDLs at iba pa mga staff po ng mga jail facility? Opo, yun po ang pakay nung meeting sa Lunes o Joint Memorandum of Agreement. Titingnan ang kalusugan ng ating mga PDL, and then after that, kung ano man ang kailangan gawing solusyon o lunas, tutulungan po kami ng Department of Health under Secretary Ted Herbosa. General, kasi ito no, hindi lang kasi nga po ang TB nakakahawa sa ayaw natin at sa gusto. Paano po yung health protocol na pinatutupad din po ninyo, lalo na po pag araw po may mga dumadalaw po dito sa mga PDLs natin? Pagka PDL ang dalaw po, nandun po sila sa open space, may mga distansya sila. Hindi naman po sila naka-enclose, hindi po sila pumapasok sa loob ng kulungan. Mayroon designated visitors area na open space. So hopefully with that open space, may distansya sila, hindi po sila magkakahawa-hawa. E paano pag conjugal visit? Ayun po, baka hindi po natin na... Mahirap naman kung papawalan mo naman yung conjugal visit. So... yun po, aalamin po natin bawat PDL na ikaw meron kang TB, huwag ka muna makikipag conjuga, pero mahirap po sabihin yun. Oy, kasi sir, ang problema baka po kanila, ginigipit po sila, so gagamutin po sila. Dadahan-dahanin po silang isa-isa lahat ng PDL, gagawa ng medical record. Sisiguraduhin na ma-check up sila ano bang mga deficiency ng kanilang katawan, kulang ba sila sa vitamina o anong gamot o anong sakit na nila, meron sila. Kasi sir, di ba ang mahirap din na isang aspeto is lalo na pag early stage yung tuberculosis, hindi naman halata na meron palang TB. Either yung dinadalaw o yung dumadalaw. Pag ganun po ba, wala pa tayong mechanism na parang may requirement o nire-require yung bumibisita, for example, na para masabi na siya ay 100% na healthy at wala siyang problema sa kalusugan na pwedeng ipasok o maipasok sa mga jail facility po? Opo, yun po talagang ngayon na tama po kayo dyan kasi alam nyo naman po yung itong Bucor na pabayaan po ito 50 years. Ang punot dulo po ng problema nito yung congestion. Sa totoo lang, ang pinakahuling kulungan na pinagawa ay ng 1973. Panahon pa ng ama ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mm-hmm. Si President Marcos Sr. pa ang huling nagpagawa ng kulungan. After that, wala nang pinagawang kulungan. Kaya napakalaking problema po ito. 50 years tayo napabayaan sa Bucor. Ngayon lang po tayo nabibigyan ng
atensyon dahil sa nga nangyari doon sa mga panahon ni Percy Lapid na naging pati mismong mga umahawak sa mga Bucor, mga sa mga PDL natin, eh sila-sila na rin ang nakagawa ng kalokohan sa loob ng Bucor. Nag-deteriorate ang sitwasyon dito sa Bucor. Kaya naman, 100,000 problema po ang hinaharap natin dito sa Bucor. At isa na yan, na yung ating health problem, na ating, ito ang ating gobyerno, ating mahal na Pangulo, Secretary Remulla, binibigyan ng pansin at pinutugunan ang mga problema. Oo. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.